Kamusta mga bata? Halina at samahan niyo akong muli sa pag-aaral ng panibago nating aralin. Ako si Teacher Jen at welcome sa aking kindergarten class. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Bakit kailangan tayong maging maingat sa lahat ng oras? Tama! Upang tayo ay maging ligtas at hindi mapahamak. Alam niyo ba mga bata na may mga bagay tayo na ating ginagamit na nangangailangan ng masusing pag-iingat? Hindi lamang sa ating tahanan, bagkos ay maging sa ating paaralan, lugar pasyalan, at sa iba pang lugar sa ating komunidad. Ang wastong pag-iingat ay isang paraan para maipakita natin ang ating pagpapahalaga sa ating sarili. Ano-ano nga ba ang mga bagay na maaaring magdulot sa atin ng panganib? Isa-isahin natin ito. Kutsilyo. Ang paggamit ng kutsilyo ay nangangailangan ng paggabay ng nakatatanda sa atin. Dahil ang kutsilyo ay hindi isang laruan. Ito ay matalas at maaaring ikaw ay masugatan kapag iyo itong ginamit. Ito ay makikita sa kusina at ginagamit nila mami sa paghihiwa ng mga sangkap sa ating mga ulam. Posporo. Ang posporo ay ginagamit lamang natin kapag tayo ay magsisindi ng kandila o magbubukas ng kalan. Kung iyo itong ginamit ng walang pahintulot nila mami, maaaring ito ay pagmulan ng sunog sa inyong tahanan. Kandila at lighter. Ang kandila at lighter rin ay maaaring magdulot sa atin ng panganib. Kung iyo itong basta na lamang ginamit at hindi humingi ng gabay sa iyong magulang, maaari din itong magdulot ng sunog sa inyong tahanan. Gunting. Ang gunting ay maaaring magdulot din ng panganib sa atin. Kung hindi ka pa marunong gumamit nito, maaaring ikaw ay masugatan. Ang gunting ay ginagamit lamang sa paggugupit ng mga bagay katulad ng papel, tela o iba pa. At hindi ito isang laruan. Lapis. Tandaan nyo rin mga bata na ang lapis ay maaaring magdulot din ng panganib sa atin. Kung ito ay iyong inilagay o ay tinusok sa iyong mata, sa iyong tenga, o maging sa iyong ilong, maaaring ikaw ay masugatan at ikaw ay mapahamak. Marami pang mga bagay ang maaaring magdulot sa atin ng panganib, lalo na kung hindi natin alam kung paano ito gamitin. Kaya mahalaga na bago gamitin ang isang bagay, dapat ay alam muna natin kung para saan ito. Mahalaga rin na sumunod tayo sa mga alituntunin upang tayo ay maging ligtas sa lahat ng oras. Ano-ano nga ba ang mga alituntunin na maaari nating tandaan? Una, iwasan ang paglalagay ng mga maliliit na bagay sa iyong bibig, tenga, at ilong. Huwag paglaruan ang mga gamit na maaaring lumikha ng apoy tulad ng lighter, posporo at kandila. Ikatlo, maging maingat sa paggamit ng mga matutulis na bagay tulad ng kutsilyo, gunting, tinidor at iba pa. Ikaapat,
mag-ingat sa pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Ikalima, bago ka tumawid sa daan, tingnan muna ang iyong kaliwa at ang iyong kanan para hindi ka mapahamak. Ika-anim, kung nasa matataong lugar, huwag umalis sa tabi ng mga nakatatanda. Mga bata, mahalaga rin na pahalagahan ang iyong pansariling kaligtasan. Naririto ang mga maaaring alituntunin na iyong sundin. Kung kailangan mong umalis ng inyong bahay, magpaalam ng maayos sa inyong mga magulang. Sabihin mo kung saan ka pupunta at sino ang iyong kasama. Huwag kang sasama sa mga taong hindi mo kakilala. Maging mapanuri sa mga tao sa iyong paligid. Huwag kang matakot na isumbong sa kinauukulan ang mga taong gustong gumawa sa iyo ng masama. Bilang bata, dapat alam mo rin na mali kapag hinipo o hinawakan ang iyong maselang bahagi ng katawan. Matuto kang magsabi ng hindi. Bilang bata, marami ka pa dapat na malaman at matutunan. Kailangan ng may naggagabay sa iyo. Kaya huwag kang mahiyang magpatulong o magsabi sa iyong magulang at sa iyong guro. Marami ba kayong natutunan, mga bata, sa ating aralin sa araw na ito? Maaaring ulit-ulitin ninyo ang video na ito para mas maunawaan at maintindihan nyo pa ang ating aralin. Maaari kayong magpaturo sa inyong mga magulang o tagapag-alaga para makapagbigay pa sila ng iba pang mga halimbawa. Mag-subscribe sa aking YouTube channel para mas maging updated pa kayo sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat, mga bata, hanggang sa susunod. Paalam!